Yes, Sir Peter Trica, nasa kustodiya na nga ng Department of Justice ang kapatid ni Cristito Villamor Palanya o mas kilala bilang si Jun Villamor, ang isa sa mga middleman sa kaso ng pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Inihatid mismo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa DOJ si Elias Marisa kaninang alas 4 ng hapon. Ayon kay Secretary Tulfo at sa kanyang at sa kapatid nga nito na si Senator Rafi Tulfo, pinili ni Elias Marisa na humingi ng tulong para sa hawak niya impormasyon na posibleng makapagturo sa mastermind sa pagpatay kay Lapid. Ibinahagi ni Elias Marisa sa ABS-CBN News ang huling pag-uusap nila ng kanyang kapatid na si Jun bago ito natagpo ang patay sa kanyang selda sa New Bilibid Prison kamakailan lamang. Iba pang detalye sa report nito, abangan natin sa aking exclusive report sa TV Patrol mamaya. Joyce, itong si Elias Marisa, ang kwento, ang balita kanina, pumunta kay Secretary Tulfo. Tama ba yun? At tapos dinala siya sa DOJ? Tama, Sir Peter. Pinili niya kasi sa Tulfo Brothers humingi ng tulong dahil lang, sabi ni Elias Marisa, wala siyang tiwala sa mga otoridad, no, o yung mga nag-handle ng kaso. Kaya pinili niya dito sa magkapatid na Tulfo humingi ng tulong. Kanina nga, tama ka, pumunta siya mismo sa opisina ng Kalihim at si Secretary Tulfo mismo ang nag-escort na sa kanya papuntang DOJ kaninang hapon. Okay. I will not ask for the details. Ang itatanong ko lang ay base dun sa mga nakita mo na yung exchange of text messages, ano ha, malalim ba yung mga impormasyon na makukuha? I can say siguro na makakapagbigay ito ng lead sa mismong posibleng mastermind dito sa likod ng Percy Lapid case dahil yun ang hinahanap ng mga otoridad ngayon. Yun ang blanco pa as of now. Natapos yung kaso sa middleman pero yung maibabahagi ni Elias Marisa na detalye, ito'y pwede magduktong ayun na kung ano yung nabanggit ni Joel Escorial at posible ito magbigay ng lead sa mga nag-iimbestiga para tignan kung sino pa yung mga posibleng involved na mga tao at eventually matuntun yung pinaka nag-utos sa mga taong ito para patumbahin si Percy Lapid. Okay, very good. Just a yes or no question, Joyce, para hindi ka makapagbitaw ng info na hindi mo pwedeng masabi pa for now, no? May pangalan ba na maibibigay mamaya or may pangalan doon sa mga maibibigay si Marisa? Doon sa hawak niya na impormasyon, meron doong mga pangalan, pero nagiging maingat din tayo sa pag-reveal nito mga pangalan. Una, dahil syempre kailangan din natin mahingan pa ng komento, nandun sa kabilang panig, no? At kailangan din natin ingatan yung sensitive information, lalo na ongoing pa yung investigation. So dun sa tanong mo, meron siyang mga nabanggit na pangalan dahil ito'y pinahagi sa kanya. Ito hindi galing sa kanya, ha? Ito'y pinahagi sa kanya na kanyang kapatid na naibigay sa kanya bago namatay. Pinilin ito sa kanya bago namatay yung kanyang kapatid. Okay. At alam ni Elias Marisa na ang kabilin-bilinan sa kanya, kapag nawala na yung kanyang kapatid dito, kailangan siya ang maglantad. Ayun. Yung detalye na ito. Ayun, so, okay. Oh, medyo careful lang tayo sa magiging paglabas ng mga pangalan dahil kailangan ma-refer mo na din ito sa mga otoridad. Mm-hmm. Anyway, si Elias Marisa na sa custody na ng Department of Justice, I believe, doon isasabihin din niya yung mga pangalan na nabanggit niya sa atin. Very good, Joyce. Maraming salamat at abangan po ang full report ni Joyce Balancio ukol dito sa napakahalagang link, no, sa Percy Lapid Slay case. Maraming salamat, Joyce!